nung nag-aaral po ako ng elementary po, na nakatapos po ako ng grade 6 lang po, nung ano ko po na, nung namatay po yung papa ko, ginawa ko po na nagtrabaho na lang po sa ibang lugar po sa Manila para lang po makatulong sa pamilya ko. Magkatapos po nung may naganap po na magtatrabaho doon sa Manila na sa bahay, ano po naisip po na magtatrabaho po ako doon para lang makaraos kami sa hirap. May naganap po doon na pumayag po ako kasi daw po sa bahay lang daw po, tsaka marami na po din kami doon, mabait na yung amo. Nung 14 years old pa po ako ay gusto ko pong magpunta ng Manila para makatulong sa aking mga magulang. At isang araw po may kumuha po sa akin dito na recruiter po. Sumama na po ako doon. Pagdating po po doon sa Manila na ano ko na po, nakapasok kami, natin po kami ng hindi ko po kakilalang tao yun. Inchik po kasi. Nung gabi na yun na dumating po ako sa Insya ay kinuha po ako ng isang tao na para papasok po sa para dyan po ako papasok sa bahay ni iyon. Tapos nung lumating na po ako sa bahay na yun, unang gabi ko po doon, alas 12 po kasi yun ng gabi, hating gabi. Pagpasok po doon sa loob ng bahay, pinahubad po ako. Tinignan yung mga gamit ko. Lahat ng katawan, bahagi ng katawan ko po. Pagkatapos po, pinakita ko sa taas. Pinaantay para makita ng amo namin na babae. Nung nagsimula po ako, pinalinis po ako noon. Hindi ko pa po kasi alam ng trabaho noon. Kaya po, unang pasok ko doon, mabait pa po sila sa akin. Sinasalita nila ako ng maganda, na mabait daw ako, masipag, mabilis pong kilos ko. Kaya ako po nadala din po ako sa sinabi nila na mabait daw ako. Pero pala nung sinabihan ako ng kasama ko na ganun, na hindi pala sila mabait, mga ilang araw lang po, sinasaktan na po nila ako. Tapos sumunod po yung araw na pinalinis po ako, hindi po kasi ako marunong kaya pinalo po kasi ako noon. Tinatadyakan po. Tapos hindi po pinapainom ng tubig. Pag nagtatrabaho, hindi pinapakain. Bawat mali na lang po sa trabaho, sinasaktan. Tinatapunan ng bunot, pinapalo. Naguuntog yung ulo sa pader. Pinapalo po ng bakal, tinatali po ng kadena. Pag ako'y tinatali o sinasampal ng amo ko, sinasabunutan naman yung kasama ko doon sa bahay na yun na si Algin Bacanto. Tapos nung dumating po sa bahay na yun, may isang katulong na po doon na luka-luka na po siya dahil sa trato po ng amo namin yun. Kaya nung bago po pinalitan yung isang katulong na nandun, pinalabas po siya, nabaliw na po. Tapos hindi ko na po alam kung nasa na po yung si Innocentia na po yung pangalan ng babae na yun. Pinapatago po kami, pinapaakyat, pinapapasok po sa kwarto para hindi po makita. Pag may inuutos na po, tsaka kami pinapalabas, pinapapasok po kaagad. Dahil ayaw po nila kami makita ng ibang tao o makausap man lang. Ayaw nila kami manghingi ng tulong. Hindi po kami nakakatikim ng araw. O man lang na masisikatan ng araw. Nasa loob lang po kami nangihina. Maski hangin po wala. Nung tumagal po yun, nung ilang buwan, umabot na po ng 3 buwan. Hindi ko po kasi kaya yung trabaho doon. Nagpaalam po ako sa kanila na ayaw ko po sa bahay na yun. Tapos ayaw na po nila akong ibalik sa ahensya. Sinasabi na po nila sa akin na hanggat hindi matatapos yung kontrata ko, hindi ako makakalabas sa bahay nila. Sumunod na naman yung isang araw na nagkamali po ako sa trabaho na yun.